Please be seated. We have ended the season of Lent with the celebration of the Lord's Supper. We start the period of the Easter Triduum, the most important feast in the Church. Lent prepared us for this. We celebrate it in 3 days, this Easter Triduum. This evening till Saturday night, till Sunday evening. Ito yung sentro ng misteryo Pascual, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sana po kasama kayo, kahit na sa online lang, sa 3 araw na ito, na ngayong taon ay gagawin natin ng 3:00 ng hapon. Special arrangement ito because of the special times. Dapat ang huling hapunan ay panahon ng hapunan at ang Easter Vigil ay sa gabi na madilim na. Pero may curfew na tayo na ikinukonsider, kaya inagahan natin. So please remember, 3 o'clock for 3 days, today, tomorrow, and Saturday. Ang huling hapunan ng Panginoong Jesus ay ang pagdiriwang ni Jesus ng kanyang nakasama ng kanyang mga alagad sa pinakamahalagang hapunan ng mga Hudyo sa kanilang pamilya kada taon. Iyan ang iyong hapunang Pampaskwa. Doon nagkakatipon ang mga Jewish families sa lamesa upang gunitain ang paglaya nila sa Ehipto noong panahon ni Moises. Iyan yung binasa natin sa aklat ng Eksodo sa ating unang pagbasa. Nagkakatipon ang pamilya na nakahanda ng umalis at pinagsasaluhan nila ang kordero na nilitson. Ang dugo nito ay winisik nila sa mga hamba ng kanilang mga pintuan upang hindi sila pasukin ng kamatayan. The angel of death will pass over them. Kaya Passover meal ang ating ginagawa, partaking of the Passover lamb. Not only keeping them from death, but giving them the food necessary to cross to freedom. Our second reading is the oldest account of the Last Supper of Jesus. It is not found among the Gospels, but from the letter of Paul to the Corinthians, which was written some 10 years before the writing of the first Gospel, that of Mark. Dito, pinaaalalahanan ni San Pablo ang mga Kristiyano ng kahalagahan ng kanilang lingguhang hapunan. Noon pa man, nakaugalian na nila na tuwing Linggo sila'y nagsasama sa isang hapunan. Medyo naabuso ito ng mga Kristiyano. Para na lang ordinaryong kainan ang ginawa nila. Nasa halip na magkaisa, sila'y nakakanya-kanya na. Ang iba ay labis na busog at ang iba ay nagugutom. Nawawala na ang bahaginan. Sinabi ni San Pablo na itong ginagawa nila ay tinanggap din niya. Ibig sabihin na ito'y kaugalian na, nagaling pa sa mga apostol, na nanggaling pa kay Jesus. May binago si Jesus sa huling hapunan sa kinaugaliang ng mga Hudyo. Sa halip na makinabang sa karne ng kordero, sila'y nakinabang sa katawan ni Jesus, sa anyo ng tinapay. Maliwanag ang salita ng Panginoon.
Ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang dugo na nagligtas sa kanila ay hindi na dugo ng kordero, kundi dugo ni Jesus. Ito na ang dugo ng bagong tipan na ibinuhos para sa atin. Itong pag-aalay ni Jesus na kanyang katawan at dugo para sa atin sa hapunan ay magaganap sa susunod na araw sa Kalbaryo. Talagang ang kanyang katawan at dugo ay ibinigay doon para sa atin. Kaya mahigpit ang kaugnayan ng ating banal na misa sa nangyari kay Jesus sa Kalbaryo. Kaya sa bawat misa natin, nandoon ang larawan ni Jesus na nakapako sa krus. Ang pinakapagsamba natin sa Diyos ay ang pag-aalay ni Jesus. Sa Kalbaryo, pinahiwatig sa atin ang kasamaan ng kasalanan. It brings unnecessary suffering even to the innocent. But at the same time, Calvary stands for God's commitment to us in love. Tinanggap ni Jesus ang lahat alang-alang sa atin. Si Jesus na nakapako sa krus ay ang pinaka-assurance natin na hindi tayo iiwan ng Diyos, na mahal niya tayo unto death. Sinabi ni San Juan sa ating gospel, He loved His own in the world, and He loved them to the end. Isa lang ang pag-aalay ni Jesus sa Kalbaryo. Hindi na ito mauulit. It has eternal value. Sa bawat misa ay pinapasangayon natin, we make present among us the one sacrifice of Jesus on Calvary. Kaya ganyan kahalaga ang misa para sa atin. We come in the presence of the sacrifice of Christ. It is the same sacrifice of Christ in Calvary and on our altars. Kaya dahil sa pandemya, nanonood na lang tayo sa misa. Pero dapat sa puso natin, nandiyan yung desire, yung pananabik to participate physically in the Mass. Our online Mass is a poor substitute of the real physical participation in the Holy Eucharist. At the moment, we are constrained to watch the online Masses. But please, do not lose the fire, the desire to be physically present when it is possible, and to really receive the body of Christ into our own body. Among the four Gospels, only in the Gospel of John do we not have the narration of the consecration of the bread and wine. Maring hindi na ito isinama ni Juan sa kanyang Gospel, dahil sa alam niya na ito'y kasama na sa ibang Gospels. Tandaan natin na ang Gospel ni John ang huling Gospel na isinulat, maaring some 30 years after the Gospel of Mark. Mayroon siyang kwento ng Last Supper, pero sa halip na institution of the Eucharist, siya lang ang may kwento ng paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng mga apostol. Ang paghugas ng paa ay ang gawain ng pinakamababang alipin. Kapag may dumadating na bisita, sinasalubong siya ng alipin at hinuhugasan ang kanyang paa bilang tanda ng hospitality. Magandang pansinin ang sinabi ni John. During the supper, fully aware that the Father had put everything into His power and that He had come from God and was returning to God, He rose from supper, took off His outer garments, He took a towel and tied it around His waist.
Alam ni Jesus ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Ama. Alam niya na siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Alam na alam niya ang kanyang kadakilaan. Pero hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ang kapangyarihan ay ginamit niya hindi upang siya'y paglingkuran at pahalagahan, kundi upang mag-serve sa iba, tulad ng pagsiserve ng isang mababang alipin. Kaya pagkatapos ng paghuhugas, maliwanag na kanyang sinabi na ang ginawa niya ay dapat nilang gawin sa isa't isa. Ito ay halimbawa na dapat nilang sundin. Maghugasan sila ng paa. Mag-serve sila sa bawat isa. May ritual din tayo ng paghugas ng paa pagkatapos ng humilya. Hindi sa 12 tao, pero 4 lang na representatives ng ating panahon ngayon. Ang isa ay si Father Geoffrey Eborda Jr., isang paring Agustino. Ang mga Agustinians ang naunang misyonero sa Pilipinas. At ngayon inaalaala natin ang pagdating ng pananampalataya sa atin. Parangalan natin ang lahat ng mga missionaries mula noon hanggang ngayon. Si Miss Rosel Ramos naman ay isang full-time catechist sa Don Bosco Tondo. Kinakatawan niya ang mga magulang, mga guro, mga lolo't lola at mga katikista na nagbabahagi ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. Si Mr. Ramon Gary Lazaro ay isang kabataan dito sa mass media work ng katedral. Siya ang representative ng mga kabataan at ng mga social media missionaries na nagpapaabot sa atin ng mga banal na pagdiriwang sa iba't ibang mga online platforms. Si Sister Venus Marie Pegar ay isang madre ng Sisters of St. Francis Xavier na tinatag ni Bishop Alexander Cardo ng Yangon, Myanmar. Nakikiisa tayo sa mga taga-Myanmar na hanggang ngayon ay nakikibaka para sa demokrasya at sa tunay na kapayapaan. Ang paghuhugas ng paa ay ang katumbas para kay Juan ng Institution of the Eucharist. In fact, ito ang kahulugan ng Eucharist. Si Jesus na nag-aalay ng sarili. Kaya dapat din tayo mag-alay sa isa't isa. Kung totoo ang pagtanggap natin kay Jesus sa banal na communion, dapat din natin gawin ang ginawa niya. So, the Holy Mass for us is not just a ritual, but it is also a commitment. Dito papasok uli ang ating paksa sa taong ito, gifted to give. We are gifted by Jesus with His body and His blood. Let us also give to others by serving them and sharing with them. Pagkatapos ang huling hapunan, pumunta si Jesus sa Garden of Gethsemane. At doon, sa matinding panalangin, tinanggap ni Jesus ang kalooban ng Ama para sa Kanya. Bukas, mararanasan natin ang pagpapakasakit ni Jesus. Nagtataka ang tao kay Jesus, tulad ng nagtataka si Pilato at si Herodes, nakalmado siya sa harap ng mga akusasyon at pang-aabuso sa kanya. Jesus did not struggle anymore. He struggled on the Mount of Olives in Gethsemane the night before. Ganoon katindi ang kanyang struggle
na sinulat ni Saint Luke. He was in such agony and he prayed so fervently that his sweat became like drops of blood falling on the ground. Ganon siya katens. Tinanggap niya doon ang kalooban ng Ama at mula noon, mapayapa na ang loob niya. Tinanggap niya na ang lahat ng pasakit sa kanya. Ang ating misa ngayong gabi ay wawakasan natin ng pagsasama sa Panginoong Jesus sa kanyang pagdarasal sa harden ng Getsemani. Sana hindi niya sabihin sa atin ang sinabi niya kay Pedro at sa kanya mga kasama. Hindi niyo ba ako masasamahan ng isang oras man lang sa pagdarasal? Pray that you will not enter into the test. Kaya mayroon po tayong pagtatanod ng isang oras together with Jesus in the Blessed Sacrament as we end this Mass. Let us join us and join Jesus. Kahit na sa online, sa isang oras ng panalangin pagkatapos ng misa natin ngayon.